Meron tayo ritong 30 piraso na pugo. Kung makikita ninyo, nasa loob sila ng karton at nagsisiksikan sila. Ayan, at tumalumpay yung isang maliit na pugo. Yan ang ating lulutuin ngayon. Iluluto natin sila, ipa-fried itik. Ipapakita ko sa inyo kung paano gawing fried itik ang mga pugong ito. At ayan, nagsisiksikan talaga sila dyan. Ngayon, ang gagawin natin, ito, nagpakulo tayo ng maigit na tubig, tapos, ilagay natin sa planggana, inilulublub natin dalawa-dalawa yung mga pugo na ating lulutuin na gagawin nating fried itik. Napakadali lang itong gawing fried itik. Napakasimple lang. Kaya, dapat panoorin ninyong maigi ang video ito para matutunan ninyo kung paano gawing fried itik ang mga pugong ito. At hindi na natin ito hihiwain ng mga maliliit, kung hindi buo talaga na gagawin natin sila para mas maganda at para maging lechon ang dating niya. Kaya napakasarap yan. Kaya abangan ninyo yan, guys. Panoorin ninyong maigi ang video ito para matutunan ninyo kung paano magluto ang mga bulakenyo dito sa Bulacan. Kung paano natin gagawing fried itik ang mga pugo na ating dala ngayon. Kaya panoorin ninyong maigi para matutunan ninyo. Ayan, dalawa-dalawa nating nilulublub sa mainit na tubig. Yung mayroon tayong pinakuluan na tubig sa kaldero. Tapos ilulublub natin yung mga pugo na ating gagawing fried itik upang mawala o lumambot yung mga balahibo ng ating mga pugo. Tapos babalahibuan natin sila ng talagang wala ng balahibong matitira sa kanilang katawan para malinis naman itong magiging kainin. Kaya abangan nyo yan. Dadahan-dahan natin ang pagtanggal o pagalis ng mga balahibo ng mga pugong ito para maging malinis at maayos lutuin. At ito ay medyo may kahirapan talaga. Sa totoo lang talaga, medyo mahirap talaga magtanggal ng mga balahibo ng pugong ito, lalong-lalo na kung hindi ka pa sanay at kung hindi mo alam kung paano ito tanggalin. Siyempre, kailangan mo rin magbabad ng mainit na tubig sa kaldero at ito ay ibababad mo. Katulad yung ipinakita ko nung una, binababad dyan sa mainit na tubig sa kumukulo. Tapos, ayan, nakikita ninyo, tinatanggal na ng ating chef kung paano tanggalin niyo yung mga balahibo. At kapag ito naman ay may mga natitira na maliliit na yung pinakadulo ng kanyang balahibo, yun ay hindi talaga basta agad matatanggal kung hindi mo talagang huhugutin ng maigi. Pero ang technique talaga rito, yung pinakamabilis talaga, kailangan mong kumuha ng pangkaskas para mabilis mo itong matanggal yung mga natitirang mga balahibo sa balat ng mga pugong ito. At eto, tutulungan ko na nga yung ating master chef na si Tito Marvin na siyang magluluto nitong mga pugong ito. Ito ay napakadami talaga, nasa 30 piraso itong mga pugong ito. At ito ay mga bata pa na mga pugo. Ayan, yung mga nakikita naman ninyo yung pagtubo ng kanyang mga balahibo, parang mga inakay ito. Siguro nasa mga 2 buwan pa lang itong mga pugong ito. Kaya ito ay napakasarap kapag ito ay nakain at malinam na, malambot ang kanilang mga balat. Talagang yummy-yummy talaga kapag ito ay naluto na at ito ay naging fried pugo na. Napakasarap talaga yung mga pugong ito. Kaya panoorin ninyo, ito ay magagamit din ninyo sa inyong mga bahay, lalong-lalo na sa mga mami, daddy na mahilig magnegosyo. Ito ay napakasarap talaga kapag ito ay inyong ipinakain sa mga tao na mamimili o kayo ay magdinegosyo o mag-ano kayo ng karinderya. Pwedeng-pwede ito kapag ito ang nagaya ninyo kung paano gawin fried pugo, yung mga sikreto na gagawin at ipapakita namin dito sa video ito, talagang magiging successful kayo. Kaya abangan ninyo yan. Kaya panoorin ninyo, tapusin ninyo hanggang sa huli ang
pagluluto ng ating chef na si Tito Marvin, yung gagawa talaga nitong mga pugo para maging fried pugo. Abangan nyo yan. Ngayon, titimplahan na natin yung pugo na inayos natin na gagawin natin fried egg. Ngayon, pakukuluan natin siya. Pero titimplahan muna natin siya ng mga ingredients. Yun, nilagyan natin siya ng Sprite, tapos meron siyang luya, meron siyang sibuyas. Para kapag ito ay pinakuluan, matatanggal yung kanyang langsa. Tapos meron din siyang sealing green. Ayan, para matanggal talaga yung langsa ng pugong ito. Tapos, ayan, pakukuluan natin sa kaldero yung pugong ito. Siguro hanggang sa lumambot siya. Kaya mga tansya ko, mahigit 30 minutos din ito pakukuluan para mabilis naman lumambot itong pugong ito dahil ito ay mga bata pa, mga pugo. Kaya, pakuluan lang natin muna. Abangan natin yung kanyang. Natapos na rin nating pakuluan ang mga pugo sa kaldero at eto na, pritong-prito na at fried na, napaka yummy at delicious talaga ito kapag ito ang natikman ninyo. Kaya dapat gagawin nyo to, gagayahin ninyo kung paano mag-fried itik. Kitang-kita naman ninyo, buo siya, hindi natin siya pinag-gayat-gayat o pinagputol-putol. Ayan, buong-buo. Kaya hanggang sa muli guys, maraming salamat sa inyong mga suporta. Hanggang sa muli, Bungal TV.